Morning! Yung intro natin nasa kusina na. Ay, ang bilis ng oras, no? Matagal naman akong hindi nakapag-upload. Alam niyo ba nung last na upload ko, di ba dapat naligo na ako na nakala ko okay na ako? Magkasakit pa tuloy ulit ako. Halos 1 month akong ubo ng ubo. Kaya hindi naman ako ganun. Kaya kampante kasi ako pag hindi ako basta-basta sinisipon at inuubo. Pagka silipon ako, hindi nagtatagal sa akin. Napakatagal na yung isang linggo. Eh, mag-iisang buwan na, hindi pa rin nawala. Hanggang ngayon nga, meron pa din, ano, iba pa din yung boses ko. Kaya pina-check up ko na. Kasi nga, nagtaka ko, ba't ang tagal? Ang tagal nawala. Kaya wala na naman tayong vlog. Saan ba naman yata? Mamadali ako kasi, pauwi na si Papa, hindi pa ako nakaluto. Ang dami yung ginawa. Hindi ko naman pwede i-film yun, lalo akong matatagalan. Gusto tambak na yung labahin ko. Paunti-unti lang yung labak ko. Kaya hindi na ako ubus. Alas gis na pala. Grabe, ang bilis talaga ng oras. Alam nyo yung kakalunis lang, tapos Biyernes na naman. Kaloka. Pansin nyo ba, iba yung panahon dati kaysa ngayon. Dati yung isang linggo ang tagal. Ngayon ang bilis lang. Ito na lang may kanin kaya hindi na ako magsasain. Kasi si Papa lang naman yung magkakanin. Nabawasan naman ako sa kanin ngayon kasi alam nyo na yung high blood ko literal na high talaga, ang taas pa din, hindi bumababa, 140-100. So dapat magluluto ako ng sardin muna kasi meron ako dito ng sardin. Ano yun? Wala na tayo, hindi sinabi ko. Ayun nga, magluluto dapat ako ng saging. Ito yung kakainin ko. Pinipita talaga, ayun. Ano, mag-iisang linggo na to. Bigay sa amin ng ano, katapat ng nilote namin dito sa kabila. Hindi ko naluto. Ayun, papainog na tuloy. Lulutuin ko to ngayon. Ito yung kakainin ko. Tsaka ano, di ba nga, sobra ako kong magkape. Yun, ano, tapos, madalas 3-in-1 pa. Kaya ngayon din ako nag-3-in-1. Kasi ano, mas lalong nakakadagdag sa asukal sa katawan. Unahin ko na lang itong gulay kasi para pagdating ni Baba, may kakainin siya. Di baling mahuli yung sabon. Ito lang lutuin ko sa yote, carrots, tapos itong lutuin, gigis ako lang, tapos luto ang isda. Kalimutan kong ilabas kanina. Dapat ano, dapat tilapia. Kaso yung tilapia na, mas matigas pa sa ulo ko. Mas matigas dito sa Gigi. Kaya ito na lang Gigi ako. Ito yung tope. Kaya pag ganito madaling-madali ako, hindi ko naaayos yung pag-ano yung tope. Maririnig nyo kaya ako, eh, mas marinig nyo yung ingay ng electric fan. Mas marinig. Ang init kasi pag hindi naka-fan. Yung pawis, oh. Pinakukulo ko na lang ito. Natimplano ko na. O diba? Halos masunog na. Ito yung gusto ng mag-ama ko. Toasted. Pero ako, ayaw ko ng ganyan. Gusto ko yung sakto lang. Hugasan ko lang to para hindi dumikit yung dagta sa kaldero. Habang nakasalang yung sanggol, tutupi muna ako. Tutupi tapos ang dami ko pa rin labahin kaya mamaya maglalaba ulit ako. Isang pangyan na pinakakalitan kasi dito lang sa may terrace. Pag sa labas kasi isang pay, nilalagay lang. Kasi maangin. Nakapag ko sa mga bako.
Yan pala natutupi ko, meron pa ako nakasampay. Ito na yata ito. Pero hindi ako sure. Kanting pasibiro. Lapit ng mahinog ito eh. Tingnan nyo naman kung gaano kadami yung labahin ko. Ayan pa. Diba? Yung iba nandun pa sa doon sa washing. Inuunti-unti ko lang kasi talaga yung paglalaba. Tapos pati pagtutupi na rin. Kasi ano, yung sampayan namin dito lang sa may terrace. Ilan lang yung masasampay. Kahit punuin mo, konti lang. Tapos hindi ko pa kaya maglaba ng marami talaga. Dati kahit maghapon akong maglaba, kayang-kaya ko pa ngayon hindi na. Bilis ko mapagod. Nagtutupi naman ako. Pagkatuyo, inuunti-unti ko din para hindi ako tamarin na magtupi ng marami. Nakaluto na nga pala ako. Pero dalawang piraso lang ang kaya kong kainin nito. Si Papa kasi kanina pa siya umalis. Nauna na siyang kumain. Kain. Si Ken kasi sa school na yun kakain. Hapon pa uuwi yun. Pag ganitong may pasok, mag-isa lang talaga ako dito kaya napakatahimik. May mga kasama pala ako, yung mga alaga kong pusa. Mas mahaba yung tulog nila sa araw kaysa sa gabi. Ang ginagawa nila sa gabi, harutan ang harutan. Kaya minsan puyat kami. Kasi ano, naglalaro sila. Apat na nga pala itong alaga kong pusa. Yung nanay nga pala nila, pinakawalan ko kasi ano, hindi siya pwedeng itali, gawa ng sanay na siya sa labas. Eh ang nangyari, pag nakakalabas siya, lagi siyang nasa labas, tapos uuwi kakain, dito rin matulog. Siyempre nabubuntis kasi hindi naman kapon yun. Tsaka hindi ko siya pwedeng hawakan ng matagal kasi nga sanay siya sa labas. Eh, hindi ako yung, nung nasa amin, medyo matanda na siya. Kaya hindi ko siya pwedeng basta hawakan kasi natatakot ako baka mangagag. Eh hindi naman yan sila ano, nabakunahan. Kaya yun, nung minsan ngang hindi naman niya sadya, eh ang paborito niyang pwesto sa may tindahan, sa mismong bungad ng bintana kung saan bumibili yung mga customer. Eh ngayon, nung si Ken yung nagbantay, pinapababa siya. Nagkataon na nung pagbaba niya, hindi niya sadya. Pero nung pagbaba niya, kumapit siya sa may hita ni Ken. Nakalmot ngayon si Ken. Eh wala nga siyang bakuna. Kaya kailangan naming babakunahan si Ken. Eh ang problema pa, tuwing may bumibili, kinakalmot niya. Akala niya siguro, ano, kukunin yung mga paninda, ganun. Kaya inaaway niya. Eh mahirap, syempre, yung mga customer ng mga bumibili, lalo yung mga bata. Yung mga bata na hindi rin maiwasan na talagang hinaharot. Baka mamaya makagat o makalmot. Problema ko pa. Hindi ko siya pwedeng itali, hindi ko siya pwedeng ikulong. Nandito siya sa loob. Yung balahibo nga, di ba alam yung bawal kay Ken? Kaya yun, pinakawalan ko na lang siya. Kasi nga, pag nanganak siya ng nanganak, wala akong mapaglagyan. Eto ang apat, ang sikip na nga eh. Si Sky, di, pag-araw, minsan nilalabas ko. Kasi dun sa may sa kapatid ko, may isa silang alaga. Yun yung kasama, nasa labas lang ng bahay. Pero, madalas, nandito lang din siya sa loob. Si Sky lang. Etong tatlo nakatali, tinatali ko sila. Pinakapakawalan ko lang kapag medyo, andito si Papa. Tapos, wala akong masyadong ginagawa. Yun. Kasi nababantayan namin. Hindi kasi siya pwedeng, alam din kasi itong mga to, lalo yung isa, gusto nasa kwarto, gusto kay Kuya Ken, gusto yung tumabi dun. Hindi siya pwede dun kasi ngayon balahibo. Kaya kahit masakit sa akin, nakikita ko sila nakatali. Mas okay na rin, at least kampante ako, kaysa lumabas-labas sila tapos pag-uwi nila. Alam nyo yun, hindi kasi lahat ng tao eh, gusto yung mga hayop. Baka maya pag uwi, masugat na. Pinapakawalan ko naman sila pag wala akong masyadong ginagawa kasi nilalaro ko sila. Para kahit pa paano nakakawala din para si Sky. Kaso hindi masyado matagal kasi nga, syempre, hindi ko sila laging nababantayan. Kaya kailangan itali ko din sila ulit. Tapos si Sky, ayaw kasi ni Sky na nag, ayaw niya nang nakatali. Kaya mas gusto, mas sanay siyang nakakulong. Pag pinapakawalan ko siya, syempre, iba kapag nakawala, tuwang-tuwa siya. Yun nga lang, nakabantay kami. Kasi nga, lalabas siya, aakit ng bubong, eh baka hindi makabalik. Eh hindi siya sanay na nakakasalamuhan ng ibang pusa, lalo yung nasa labas. Eh pag nakipag-away, baka mamaya pag napaaway siya, magkasugat, yun yung inaalala ko. Tsaka isa pa din, hindi ako pwedeng mag-alaga ng basta lang pinapakawalan kasi sa totoo lang,
napakwento ko dito, mahigpit dapat. Ayaw ng may-ari na nag-aalaga ng aso at pusa. Kaya lang magtigas ang ulo ko. Nag-alaga pa rin ako. Kasi naaawa ko na hayaan ko lang sila sa labas nung pinanganak ng manito. Kasi feeling ko hindi sila mabubuhay talaga. Alam niyo, sa totoo lang, nabuntis ulit. Nung pinakawalan ko si Mimi, yun yung nanay na halos isang taon na, yung nanay nila, ni Sasha at ni Lily, ni Luna. Halos isang taon din yun sa amin. Eh nung nabuntis nga, nung pinakawalan ko, alam niyo yung ayaw niya sanang umalis. Ay, gusto niya talagang pumasok dito sa bahay. Kaya lang sabi ko, papakainin ko na lang siya sa labas. Total naman eh, sanay siya sa labas. Kaya yun, nung nanganak siya, talagang binantayan ko pa yun. Nilagyan ko ng box, pinapayungan ko pagka may umaambon. Kaso lang, yung mga pusa, ano pala sila? Yun bang, pag meron na silang aunt baby, tapos ilang araw nun, hindi sila napapakali, naghahanap sila ng malilipatan sa anak nila para siguro si feeling nila hindi sila safe. Hindi safe yung mga anak nila. Kaya yun, hanggang sa nawala na lang yung mga anak. Hindi ko alam kung tinapon. Basta nawala yung mga anak. Kasi nga, dinala niya sa kung saan na biglang nawala dun sa pinaglagyan ko sa kanila. Ang akin lang kasi, kahit nasa labas sila, matitingnan ko pa din sila, mapapakain ko. Kasi nga, hindi ko na sila pwedeng alagaan dito sa loob ng bahay. Wala na akong mapaglagyan. Kaya yun, yung alaga ko ngayon, si Sky, si Luna, na ipakita ko na nga sa inyo si Luna. Yun yung unang anak nun. Tapos yung sumunod naman, apat, pero namatay yung dalawa. Dalawa na lang, itong si Sasha at saka si Lily. Dito lang sila sa tindahan nakalagay. Napahaba yung kwento ko. Dapat nga talaga, hindi ako pwedeng mag-alaga. Gawang si Ken kasi yung inaalala ko. Kasi dati kasi ang sabi ng doktor sa kanya. Pero kahit pa paano ngayon, pero usog. Hindi na bumalik naman yung alam. Kasi dati, di ba nung bata-bata pa siya, may asma nga siya. Eh, pinakabawal sa kanya yung balahibo ng mga pusa, aso. Kaya ngayon pag nakakita ako ng mga pusa, lalo yung mga baby pa, naawa ko kasi wala akong magawa eh, kasi wala talaga akong mapaglagyan. Kaya minsan sa awa ko, hindi ko nalang tinitingnan. Kasi nakukonsensya ako, baka maya pag tinitingnan ko pa ng matagal, ipasok ko na naman dito sa loob. Pero pag may pagkain talaga, pinapakain ko yung mga nandun sa labas, ang mga pusa, kawawa naman. Hindi naman pwedeng si Miming lang, yung nanay na pinakawalan ko. Hindi naman pwedeng siya lang kasi may mga tropa siya. Alam nila yung oras ng kain. Pag nagpapakain ako dito sa mga alaga ko sa loob, nasa labas na sila niyan, nasa may binto. Hindi naman pwedeng yung isa lang pakainin ko. Kaya yung pagkain, hinahati-hati ko sa kanila. Ngayon yun, hindi ko na malayan kakakwento ko. Tatlo yung naubos kong saging. A heart's beat to the city streets. We began to feel the fire.